Kahit ba ilang taong ka na po na nagre-repair ng radiator? Siguro mga 25 na din. Wow, 25. Tagal na rin ano? Tagal-tagal na din. So, sa tagal mo dyan, ano naman ang mga matitinding trouble na na-experience mo pagdating sa radiator? Marami, tulad ng mga tinamaan ng ilis eh.
ito, inuutak ko dahil tungkol ito sa ating content ngayon. Paano ba? Ayusin ang sasakyan ko pag lagi itong nag-overheat. So, problema natin dito is radiator. So, si Kuya Edmar, ito po. Edmar, pwede kang bumati kahit ilang minuto. Ay, ganang tanghali sa inyong lahat. Edmar, ilang taong ka na po na nagre-repair ng radiator? Siguro mga 25 na din. Wow, 25. Tagal na rin, ano? Tagal-tagal na din. So, sa tagal mo dyan, ano naman ang mga matitinding trouble na na-experience mo pagdating sa radiator? Marami, tulad ng mga pinamahan ng ilis eh. Wasak yung mga radiator. Yun ang mga matitinding repair nun. Ay pag minsan hindi na pwede ka, nagagawa pang paraan para lang magamit. Kung walang mabili, talaga, pinapabrikita na lang natin yung mga kapwarya sa mga radiator. So, para may magamit sila. Kung nagpapabrikita po? Marami. Tulad ng mga plastic, kalimbawa na basa, i-convert natin yung sa stainless. So guys, plastic into stainless. Pag medyo talaga hindi na kaya, no? Magpapabrikita si Kuya Edbar ng radiator. So Kuya Edmar, pagdating sa radiator, marami bang klase o isang klase lang po? Ay, maraming klase ang radiator. Hindi lang yan isa, hindi lang sa sampu, marami yan. Ay, ganun ba? Oo. Alam ko lang, isa lang eh, radiator lang eh. May radiator na pwede mong hinangin, may radiator na hindi pwede. May radiator naman na hindi mo pwedeng buksan. May radiator na hindi mo pwedeng linisin, panglinis lang ay yung mga ano lang, panglinis lang na liquid. Maraming klaseng radiator. Hindi pwede tubig, liquid lang. Hindi, panglinis mo. Hindi mo pwede sundutin na ganung ginawa natin. Ah, yun. Ang gagamitin mo lang, mga liquid lang panglinis doon. Pwede ba ito? Last ano lang natin, tanong ko na lang. Ano yung pwede mo may advice sa mga driver na may mga problema sa ano? Sa ganito, laging nag-overheat, laging parang yung kinukulangan lagi ng tubig yung mga radiator. Ang i-advise ko sa mga may sasakyan na tulad nito, halimbawa may sasakyan kayo nag-overheat, pa-check mo muna ninyo, radiator ang pinakauna, huwag kayong magpapagalaw sa mga kinaangat, hindi nalilis yung radiator. Okay. Tapos naman kung may sasakyan kayo na hindi sanay sa coolant, huwag kayo basta-basta lalagay ng coolant kasi yung coolant anti-rust. Pag naglagay ka ng coolant, yung mga dumidoon sa loob ng sasakyan, critical yun, papasok yun sa radiator. Hindi pali kung sanay sa coolant yung radiator mo, pwede ka maglagay. Kasi minsan, yung mga may nagbibiyahe, lagayan niya tayo ng coolant para pa siguro makumainira tayo. Ngayon, kahit dyan pa lang sa labo, tirik na kasi yun ang problema. Pero hindi nakakasira ang coolant, maganda ang coolant. Pag sanay yung sasakyan mo sa coolant. Regarding gusto nilalagay na sabi mong coolant, wala namang pagkakaiba yung kung manual transmission ang gamit mo? Wala. Tawag dito yung automatic. Wala yun ano doon sa walang kinalaman sa automatic o sa manual. So guys, may tips tayo na nakuha kay Kuya Edmar. So, maraming salamat Kuya Edmar sa konti nating na-share sa ating mga kababayan. Okay po. So sa lahat ng mga may sasakyan dyan, may problema kayo na laging kinukulang ang tubig o laging mainit ang inyong makina, so pumunta kayo dito sa Edmar Radiator Shop. Dito lamang po yan sa Daet, tapat ng Caltex Station. So pwede naman free service, tawag yan, free check-up naman, ano po yan? Free. Okay, free check-up kahit dito. Kahit pati pinagawa yan sa amin. Pag hindi, kahit ginawa na namin, pag hindi pwedeng buuin, atira na talaga. Hindi kami nasingil kahit dito. So how about yung tinatawag natin na warranty? Kung ginawa dito, may warranty ba kayo? Yung mga warranty dito, basta ginawa dito, nasa warranty yun. Kahit ilang buwan yung kahit ilang buwan mo na yung gamit, nasa warranty yun. Basta, depende. Basta yung radiator nagbigay doon sa ginawa namin. Hindi nagbigay yung unit, yung radiator mismo. Pag sa trabaho namin nagbigay yun, nasa warranty yun. So ilang buwan na ibibigay mo sa akin? Ay, sa'yo rin. Sa warranty ko yan. Sir, kahit lifetime warranty. Wow, thank you so much po. Napakabait ni Kuya Edmar. So guys, maraming salamat Kuya Edmar. Basta yung mga nagpagawa, ang warranty depende. Alam naman natin kung saan nagbigay yung Pag doon mismo sa ginawa namin bumigay, yun, back job yun. Pero pag yung radiator nilong mismo ang bumigay kasi mahina na, wala naman yung warranty na. Okay. So yan guys, malinaw na sinabi ni Kuya Edmar ha. So doon lamang sa ni-repair niya, magbibigay siya ng maayos na warranty. So doon sa hindi, ibang usapan na yun.
So guys, maraming salamat. Thank you for watching and kay Kuya Edmar Marantal. Maraming salamat. God bless!
clap.